Si tatay ko, actually, kasi the story is actually good siya. Parang walang ligawan na nangyari. Pa magkaibigan lang sila. Parang ang kwento is maglalaya si nanay, tapos magbarkada lang sila. Si tatay is my girlfriend na iba. Totoo! Maglalaya si nanay, nalaman ni tatay. Sinamahan niya si nanay. Ang tatay ko matiskapte. Kaya siguro, that time, hindi pa uso yung term na MU, pero parang sila yung example ng mag-MU. Ang kasabihan niya sa buhay, di na baling naka-squatter tayo ngayon, di na baling uga-uga yung bahay natin, basta kayong lahat mag-aaral. Pito kami, 6 out of 7 yung nakatapos ng pag-aaral. My parents as a couple, hindi sila yung perfect couple. Obviously, maraming, alam yun, pinagdaan ng rough patches. Kung ito man ang huling awiting na awiting. Pero sila yung perfect example ng selfless love. Ang tumatatak sa alaala ko sa mag-asawang ito, kay nanay at kay tatay, sila yung magandang halimbawa ng true and unconditional love. Kulay ang mundo, kasama kitang lumuha. Naging medyo rebellious ako. Marami akong indecisions. Hindi ko naibigay yung expectation nila sa akin. Dahil sa iyo ako'y may pag-asa. Matanda na ako, tsaka I'm trying to give it back na bawiin na yung mga hindi ko naibigay, yung mga pagpapaiyak sa kanila dati. Sana iyong marinig, tibok ng damdamin. Ang pag-ibig ay mapagpatawad, mapagtiwala, puno ng pag-asa, at mapagtiis hanggang wakas. Iyong dingin, at kung marinig ang panalangin. So sana si tatay, yeah. Pagbalik ko, nandito ka na. Humihiling ng pagkakataon. Masabi ko sa'yo ng harapan. Napatunayan nila yun na magkasama nilang kinaguyod yung pamilya namin mula sa hirap at iba't ibang hamon ng buhay. Kung gaano kita kailangan. Kay nanay at kay tatay, maraming salamat. Lagi kong sa inyo sinasabi yan, Ma, Pa, I love you. Ito na ang pagkakataon. A perfect living example ng wedding lines na in sickness and in health, sa hirap at ginhawa, tayo yung magsasama. Sayang na panahon. Nakatagal kami ng 8 years sa tatay na ganito. Sana, mahaba pa. Kay tatay, salamat sa paniniwala.